Hello, what's up guys? Welcome back to Build Brand Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving guys another video reaction video. And this time, we'll talk about pangat sa pangat, Jonas versus Nikki sa Davao. I-like muna natin yan. Shoutout nga pala kay Jonas, shoutout nga pala kay Nikki, shoutout sa buong Davao, shoutout sa PSP, at shoutout kay Phoebus. Maraming lang salamat guys. Kung nandito pa rin kayo, maraming lang salamat sa mga nandito pa nakaantabay, nakaabang, at walang sawa na sumusuporta sa reaction video natin. At higit sa lahat, laging nandirito at nagko-comment, mahaba ang pasensya, natututo. At tuloy lang tayo guys, at ngayon ay marami tayong ginagawa, pero pasensyaan nyo kasi ngayon lang ako nakabalik ulit. Ganun pa man guys, kung bago lang kayo sa reaction video natin sa channel natin, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Kung hindi nyo naman ma-share, kahit i-like nyo na lang para ma-recommend sa iba. Ganun pa man, di ko inaatake mga paborito ninyong artist, nandito lang tayo sa fax, meaning at message. Kung may masabi mo na kung hindi maganda, kayo nang bahala magpasensya. Nandito lang tayo para mag-react, you know. Tuloy natin guys, bago tayo magsabi, bagay ko lang yung pedigree ko, I'm a music producer in California, I'm an audio engineer at the same time, I'm a master hypnotherapist, I'm an NLP master practitioner, I'm applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo, let's get to it. Pangal sa pangit, Jonas versus Nikki. Boom! Ilang minuto ba ito? 4-1. Sa pangit! Kakasaka pa pag nagsabayan? Pangit sa pangit. May karakas sa malastasan? Pangit sa pangit. Kada tapas malalagasan? Handa ka na ba sa paglabas ng mga naatasan kataas-taasan? Yung laser niya, magano'n, oh! Pero pag di na ako nagbiro sa battle, mag-iiyakan kayo sa akin. Sama-sama tayo aahon. Ahon mahirap. Sabay-sabay tayong aahon sa hirap. Ahon mahirap. Pangil! Sa Pangil, Davao City! Bago tayo mag-start, you know, the heat! Idol ko rin to si Nikki. Ang galing din nito eh. Halino din. Maraming salamat sa lahat ng aming mga sponsors. PSP Gym, Toad Manila, Pugo International, Ahon Mahirap, Tokyo Grill, 1538 Jewelry, Underground Crafts and Apparel, Zypher Philippines, Villainware, Aputure, Fortuny Advertising. Ginoo! Narealize ko kahit gano'ng kapangit pa yung litaan niya mo, kahit hindi pa ganoon ka dami yung punchline, huwag ka lang mag-choke. Yun lang talaga sa tingin ko yung pinaka-pinagdadasal ng bawat artist natin. Kasi pag nag-choke ka, yun ka. Sa aking kanan, magpakilala ka! Yo, nga pala si Zaito. 4-0 na si Jonas, oh. Siyempre, gusto ko i-shoutout ang aking pinakamamahal na asawa na nilid dumaras. Siyempre, egocentric kay Papa Joseph Aday. Yun. At Ginoo, sa aking kaliwa, magpakilala ka! Check. Ako rin po si Zaito. Shoutout Rich Spirit, Malong Barbershop, sa grupo ko, Supreme Blood. Shoutout sa... Nakanta ba to si Nikki? Girlfriend to. Mamaya search natin kung may kanta si Nikki. Kayain ko nga sa collab to. Kasi nagustuhan ko yung mga banat niya eh. Next. Nanalo ng coin toss si Nikki. Pinili niyang mauna si Jonas. Pangil sa pangil sa pangana! Check, check. Game pa tayo, game pa, game pa. Pinapili siya ni Boss P, tao ibon, gago, tao pinili. Tao, you know?
Davao, kamusta? Namiss ko kayo, tangina. Pero pasensya na kung ngayong gabi, di ako magpapatawa. Kaya bago ako mag-umpisa sa mga bara kong dinala, gusto sana kitang maalaban ng walang maskara. Pwede ba, Nikki? Hubarin mo na. Hubarin mo na! Hubarin mo na! Hubarin mo na! Ayaw ah! Hoy, Nikki, hindi ka ba napapagod sa ginagawa mong pananakot? Puki ng ina ka, 29 years ka nang nakamaskot. Bakit ayaw mo maglantad? Baka masilipan ka ng anghel? Hindi ka pangit, brother. Ako na mismo nagsasabi, normal yan sa mga camel. Malaki bibig, malalaking ngipin, wala kang problema, utol. Pinagkaiba mo lang sa kanila, wala kang bukol. Maganda yung ginagawa dito ni Jonas, you know, na kinukuha niya na kagad yung attention ng mga tao. Inaasar niya na kagad si Nikki. Ano yun? Textbook bullying ni Jonas. And at the same time, nakakatawa. Guys, ako wala akong, ano guys, sa mga itsura dito sa Amerika, guys. Secondary ang itsura. Ang kailangan mo dito talaga, may skills ka, may kaya ka, may pera ka. Especially sa panahon ngayon, you know. But other than that, ngayon, nabigyan ulit ng pagkakataon yung mga taong masisipag, mga ano, kasi diyan talaga dapat yan, guys, eh, sa kung ano yung kakayanan mo. Bilang isang lalaki, kailangan matuto ka mag-lead. Yung pinaka mahirap sa isang lalaki, i-develop yung leadership skills. Kasi yung leadership skills ang magbibigay sa'yo ng kakayanan para usisain yung sarili mo, you know. Paano mo pagaganahin yung mundo mo. Kasi kung ano yung iniisip mo sa buhay mo, yun yung realidad mo eh. Kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo, yun yung realidad mo. So, dun nga sinasabi nila palagi na, you know, ang buhay, subjective, objective. Pero in reality, bawat individual may kanya-kanyang perception kung paano nila nakita yung mundong to. Pero syempre, sa mukha, minsan marami mga Pilipino, lalaki, babae na nade-discourage sila, nawawalan sila ng confidence kasi hindi sila ganun kaganda, hindi sila ganun kagwapo. Pag lalaki ka, hindi ka ganun kagwapo, bumawi ka sa kindness mo, magpaganda ka ng katawan kasi nakaka-elevate din kasi yun. Plus, meron ka pang mga business, magaling ka pang magpatawa. Karamihan ng mga tao, tinitignan nila yung success, especially yung mga babae, they're always choose somebody na merong success. You know, hindi nila akala ng iba na nasa pogi lang sila, hindi guys, ganun. Ang babae, naka-focus lang sila doon talaga sa idea ng survival at replication. At ganun din yung mga lalaki, di ba? Survival at replication palagi. Survival eh, mag-survive yung gene mo, tapos mag-replicate, dumami, di ba? Tuloy natin guys. Magandang banat sila kay Jonas. Tsaka nakatayo ka kasi maglakad eh. Kaya kasi inisita. Subukan mong lumakad pa ganito, tatanggapin ka nila. Bakit ba ganyan kasi yung bibig mo? Ang laki, tol. Kakakain mo yan ng alige. Alligator. Pag yung anak nyon, nausog ni Nikki, bad trip ang inang yan. Yung huling batang nilawayan nito, basang-basa yung tiyan. Pero wag ka, naka-brace na yan. Iba na talaga pag may money. Eh di lalo kang gumwapo sa mata ng mga donkey. Yung mga kababata niyang kabayo, inangasa niya ng perang marami. Sabay sabi, mga tol, tara, kain tayo dayami. Alam niyo ba kung bakit yung bunganga niya lumaki yung warak? Nung pinanganak kasi to, yung kumadrona, sa bibig siya hinatak. Pag-angat sa kanya ng kumadrona, biglang sinabi, oh, congrats sa misis, lumabas na yung tae nyo. Wow.
One time umuwi si Mickey sa bahay nila galing school, umiiyak. Sabi niya sa mama niya, "Ma, sino yung classmate ko? Sinabihan akong mukhang aso kanina." Sabi ng mama niya, "Gago talaga yung papa mo, tinanggalan ka na naman ng kadena." Alam niyo yung puting van na nangunguha ng bata? Nadaanan ko si Tanga. Nung nakita yung mukha niya, hinatid siya sa kanila. Pero ngayon, may girlfriend na. Ang gandang lalaki. Ingatan mo siya, pare. Bihira kang makakita ng hineteng babae. Magpasalamat ka pa rin, pre. Mabait pa sa'yo, tadhana. Binigyan ka pa rin ng kapares kahit kamukha mo si Diwata. Bars. Pares? Diwata? Wala bang nakasunod? Ululpangit ka pa rin, di ka masasalba ng gold. Di matatakpan ng ginto yung kutis mong sunog. 18K yung kwintas pero yung mukha niya tubog. Pag nakikita kita, nasasabi ko, ang bait sa akin ni Lord. Ginawa niya ako ng may pagmamahal, ikaw ginawa ng may padabog. Hinulma niya ako sa simento, inulma niya ako sa alikabok na may konting simento. Eto kaya negro, puta, purong aspalto. Kamukha mo si Pukirat. Maganda yung ginawa ni Jonas sa textbook Jonas yun, nakakatawa. Tingnan natin gagawin ni Mickey. Tinira pa niya yung girlfriend ko. It hurts. Yung linyang yon sobrang babaw. Proud na proud ako sa girlfriend ko, Nas, kasi di yun kagaya ng asawa mo na kinuha mo sa agaw. Whoa. Issue? Hindi ako sanay sama yun, pero tinira mo girlfriend ko eh. Real talk, yung asawa niya, girlfriend ng kaibigan niya. Kaya yung kaibigan niya ngayon, puta na gool. Habang nagse-sex kayo, yung kaibigan mo, tol, umiiyak habang nagja-jackol. Tangina neto. Nandadamay ng girlfriend, gago. Pangit ang girlfriend mo, may bunis sa mukha. Game? Siya daw yung Jonas dun sa Bible. Yun ang lagi niyang binibida. Dating nilamon ng balyena, ngayon nilamon na ng sistema. Oh, nag-iba na yung eksena. Ika'y sugo na ni Phoebus. At ang lalamon sa'yo na big fish, di mo inaasahan seahorse. Kaya ano? Maganda nun, ha? Malaki ba bunganga ko, ungas? Di ko yan tinatanggi, Diyos ko. You're just a piece of cake, Jonas, kaya lalamunin ka ng buo. Damaw, Gabe! Isa pa, Gabe! Ito'y laban ng Mindanao Heartthrob versus Michael Jackson ng Pinas. Isa kang malaking tanga. Feeling MJ itong banlag porque nagmo-moonwalk yung mata. Michael Jackson ng Pinas, yun ay sobrang labo. Parang mga mata mo, Nas, sobrang layo. At asinsado ka na, men. Nax, yung suot, puro na fine clothes. Kinukuha nga siya dati ng X-Men. Siya yung papalit kay Cyclops. Puta yung laser niya, pag ano, no? Bang! Kahit banlag kong si Jonas, hanga ako sa kanyang vision.
Alam nyo ba yung vision niya sa buhay? Magkaroon ng isang vision. Kasi tingnan nyo naman yung mata. Pambihira. Kala mo naka-duty ng holiday kasi doble yung kita. Kaya, sa isa, doble yung kita. Kaya, bilang MC, sa mataas na TF, karapat dapat. Kasi ikaw lang yung natatanging battle MC na kayang makipag 2-on-1 sa apat. At sobrang pandak mo, tol. Yung height mo, hirap nang ayusin. Pag magkatabi kayo ni Dagol, na pagkakamalan kayong magtsuhin. At dahil dyan sa height mo, at pag ng babae to, taya pati pato, o wag ka nang magpanggap. Sobrang hilig niya sa chicks kahit yung height niya pandak. O wag ka nang magpanggap. At dahil dyan sa height mo, shit, yung itlog mo nagdudusa. Kasi sa tuwing maglalakad, yung betlog sumasaya di sa lupa. O sumasaya yung betlog mo. Kaya mas maitim pa yan sa utong. Kung ako sa'yo, Nas, yung betlog mo, pakabitan mo ng gulong. At nung bata pa si Jonas, yung kuna niya Tupperware. Ganito resulta pag yung bata in-overdose sa Cherry Fair. Tas ang lakas magmataas. Kala mo chandelier. Remember, kalivel mo si Dagul, Baby Giant at naka-wheelchair na Joshua Beringer. At speaking of Joshua Beringer, nung laban nyo ni Righteous One sa QC, laban ng PWD. Person with disability, yung PSP, naging DSWD. Nakakahiya kayo! Lalo na sa mga taong in attendance. Banlad kontra lumpong nag-aaway para sa financial assistance, tarantado. Wow. Boss Bimos, yung mga ganong laban, dapat mo nang i-avoid. Kasi sa mga mash-up na ganyan yung mga tao, tinatawag kang mongguloy. Mongguloy ng puta. Kasi pag si Righteous One sumampa ng stage, kailangan mo ng matinding buhatan. Pag si Jonas naman sumampa ng stage, kailangan mo pang gabayan. Pag si Righteous One bumatel, tululaway pag nag-rap. Pag si Jonas na bumatel, sa suso nakaharap. Kung mukha lang ang usapan, lamang ka lang sa akin sa pisngi. Oo, kaya mo kong talunin sa palaparan ng ilong, pero sa palakihan ng bunanga, tol, hindi. Kaya ano may pagyalabang mo? May milyon ka? Yalabang. May milyon din ako. May kotse ka? May kotse din ako. Maganda yung asawa mo? Ha? Maganda din GF ko. Gwapo ka? Ulul, masarap durian sa Davao! Sa tingin ko, ano, almost parehas lang sila ng ginawa, you know, comedy. Pero mas na-appreciate ko yung ginawa ni Jonas. Even though maganda yung personal na attack ni Nikki talaga, may maayos siyang personal na attack. Pero maganda yung kay Jonas kasi na-deliver niya ng maayos yung storyline niya. Pero kung pagdating naman sa personals na makukuha ni Nikki yun, kasi I mean medyo hindi ko lang siya nagustuhan kasi parang eto sa akin lang to, yung isip ko tumatakbo lang kasi parang ang mahusay kasi si Nikki talaga gumamit ng mga linya eh. So parang gumagamit siya ng mga individual tapos para ma-justify yung joke niya doon kay Jonas, which is napakatalino din. Pero para sa akin, sa tingin ko, mas na-connect ni Jonas yung mga banat niya, everything directa kay Nikki.
Kasi parang ang paggamit mo sa ibang tao, nagmumukha din yung props para ano yun, ma-justify mo yung pang-aasar mo kay Jonas. So, sa tingin ko, pag ganun, yung talino, pagdating sa personals at package na linya, mabibigay ko kay Nikki. Pero pagdating sa direkta at buong kabuuan talaga na talagang papunta doon kay Nikki talaga, may bibigay ko kay Jonas. Pero, eto sa akin, pag-judge to sa ganitong bagay. Sa tingin ko nakuha ni Jonas kasi mas maganda yung mga jokes niya. Tuloy natin. Aside from that, may mga parts kasi na parang dead, yung may dead air si Nikki, yung parang may part na parang patay, you know, walang reaction. Hindi naman sa reaction, pero yung buong linya na yon hindi pa ganoon kasolido. Kumbaga, so, ganun lang naman. Pero yung kay Jonas, palaging yung punchline niya nakakatawa. So, sunod-sunod. Try natin. Second round. Ay, kala ko pa naman, ito na yung pinakamakulit sa inyo. Puki ng ina, pinagtatanggol pa yung girlfriend. Yun na ba yung mga tira mong pang-away? Ang ina eh, no? Defensive sa nanay. Ang inang asawa na ito mukhang nanay, ang puta. Asawa ko maganda, talagang maganda, pre. Hindi ako OA. Yun ang okay. Pag yung asawa ko, tas yung asawa mo nagtabi, yung asawa mo mukhang PA. Nasaan yung girlfriend neto? Ang swerte sa'yo ni Nikki. Ang malas mo sa kanya. Ang inay, no? Oh. Okay din yung asawa mo, okay din. Ano din siya, PW din yung gusto. Ang baduy ng buong round. Ako daw, PWD. Tanginan to, bumili sa Jollibee, binigyan ng discount. Di ba? Ikaw yung binigyan? Round 2 game! Ngayong ako na ang kaharap mo, maswerte ka at mapalad. Kahit papano, yung karera mo ay uusad at lalakad. Kaya manalo o matalo, magpasalamat ka na agad. Dahil kalaban mo na yung dating bumibili lang sa'yo ng buko salad. Ano kala mo, di ko sasabihin? Ulul gago! Tindero siya dati ng buko salad. Buko kano? Pag natikma, mauurat kayo. Pag natikman nyo, panindan ito. Uki ng inang salad dyan, may pamintang buo. Nagtayo to dati ng karinderya. Kaso agaran din nalugi. May customer siyang nakakain ng sisig na may susi. Di lang isang beses yun nangyari. At kaya yun napasarado, may jeepney driver ang nakakain ng champuradong may kandado. Kaya nagtayo na lang ng bar. Kaso nga lang, sablay pa rin. Inaaway niya yung mga customer pag nakikita niyan laseng. Tanginan to, praneng. Ubod ng bugok. Pinapagalitan yung DJ pag nagpapatugtog. Ikaw lang kilala kong ganyan. Ibang klaseng businessman. Nag-open ka ng bar, tas gusto mo, tahimik lang. Tanginan to, tas nagre-reklamo, bakit daw hindi tinatao? Kung di ka ba naman tarantado yung pwesto mo, simenteryo? Sino customer mo, si Plasma? Pero maiba tayo. Siya daw ang heartthrob ng Mindanao. Grabe ka naman magbiro. Tuloy, mga babae rito, gusto na lamang magtibo. Mas pipiliin na lang daw nilang magtomboy kaysa sa tulad mo, mabigo. Di daw nila kaya na yung papa ng anak nila, iro. Yung gantong itsura sa Maynila, kawawa at lagot. Kahit graduate ka ng engineering, magbebenta ka ng balot. Ganto pala gwapo sa Davao. Okay ng inang yan. Okay dito eh, no? Casual kayong makipagrelasyon sa aswang. Oo, aswang ka. Huwag ka na magpanggap. Nag-iibang anyo ka lang pag may langis kang nilalaklak.
pero malapit nang mag-alas 12 lalabas na ang iyong pakpak. O tinawag kitang aswang kasi nga ang wak-wak. Okay. Kaya pala pag may battle ka sa Maynila, di ka nag-eeroplano. Humihingi ng pambili ng tiket pero lilipa rin niya mano-mano. Habang nasa ere, nagtatanong pa si Gago, "Boss, pasay na to?" "Thank you." Ganyan mag-jokes, creative. Di ka ba namamangha? Biruin mo, naisip ko yun ang hindi ko sinasadya. Gusto ko lang kasi magpatawa at magpasaya lang ang hangarin. Pero pag di na ako nagbiru sa battle, mag-iiyakan kayo sa akin. Okay. Lingat si Nikki. Yung tinda kong buko salad, kanyang sinisita. Sinisita mo yung buko salad ko kasi yung benta mo, wala nang bentang kutsinta. Akin ang rebati yan, no? Di ko na buo. Say game, round of game. That's how I was. Sana ito sa 2-on-1. Lumalamo ng dalawa. Kaso nasa Davao kayong binigay purong buto na yung utak mataba o buto, utak. Hindi mo pa baramdam yung chong na hindi uso dito ang pares. Mas trip namin dito, bulke chong game! Yo, sa battle to, todo bigay. Di makita tong hapong-hapo. Kala mo fratman pag humataw. Kasi nga palong-palo. Kaya pala sanay sa 2-on-1. Sa PSP nagagawa, dalawang ilog na nababangga pag Jonas na nagbabangka. Ay sus! Kitang-kita sa previous battle mo. Sabog ka kung gumalaw. Ano yon? Maluwag pustiso mo kaya pangakusang gumagalaw? At di ko na inisip yung nas, yung duda ko at kutob. Inisip ko na lang na yung pustiso mo, DJ. Tas nag-e-scratch sa loob. Ngiwi. Gago. At may sumikat to na kanta. Ang title? Empty Light. Isang tagay para sa tagumpay. Nasulat niya ang kantang yon madaling araw. Habang umiinom ng tanduay. Tangina mo. Iniinom mo tanduway, tas kanta mo MP Light. Utak barok. Ganyan ang resulta pag ang pulutan nyo sa inuman lamok. Pare, lasing na ako. Ano na, pulutan mo na. Eto pare. Game. Ang dami kong problema, na tila ba dilema? Dilema? Tangina awit bro. Kakalaya lang ni Dilima sa kulungan ngayon sa kanta, dinadawit mo. Tas sabi niya sa chorus, buti na lang meron pang MP Light, San Miguel Light, tsaka Marlboro Light. Marlboro Light? Tangina ayos din. Nang malaman-laman ko, yung yosi niya, Aris Green. Tangina. Tangina neto. Nakakahiya ka, iho. Imong kanta, million views niya, imong Yose, 25. Diyos mio! O baka magribat, sabihing wala akong kanta. Yun ay isang maling tugon. Kasi kung nagkataon, naglabas lang ako ng kanta nun, malamang walang flow-g ngayon. Oh, ano, flow-g? Game ka ba, Brad? Chat mo lang ako sa Facebook, Jonathan Vivas, kung gusto mo ng kulab. Yo! At pag si Jonas na sobrang sa alak, yung gawain ang sagwa. Trip na trip niya paglaseng ang magpagangbang sa bakla. Tigil mo na kakainom mo. Brother, huwag kang masyadong makulit. Ikaw lang yung kilala kong lasingderong nagkakahangover sa puwet. Tas, nakita niya raw bayad ni Ari. Kulay pula, sabi mo men.
Hindi pula kulay bayad ni Enigma. Yung bayad niya color pink. Oh, color pink. Oh, color pink. Kaya ngayong gabi, gagawa ako ng petisyon na yung bayad niya na nakita, hindi kay Arik, gago kay Kuya Dennis yun. Oh, kay Dennis. Kaya sa pambuboso, sobrang malas. Kabisadong kabisado ko, bayad nila pareho nas kasi sabay ko yung nilamas. Kasi nahamon pa ng one-on-one si Sinyo. Yun ay mali na hangarin. Magdasal man ng ilang libong ama namin, lagay mo doon tol, alanganin. Magbatak sa sulat, wala rin. Imposible kang palarin. Oo, imposible para mong sinabing kayang talunin ni mata yung ika-anim. Ganun ulit guys, so, sa tingin ko bibigay ko na kay Jonas yung second round. So bonus na lang yung third round guys, anong lang siya. Landslide na to guys, tuloy natin. Hinahamon ko daw si Sinyo. Uki ng ina. Napanood mo yung video? Ako yung hinahamon niya, tanga. Diba, sino yung gustong makalaban mo doon? Jonas tsaka Shernan. Bobo ang puta. Ang ina niya ito. Oo, oh, yung ngipin kong isa sa unahan, pustiso. Tanggap ko to. Kaysa naman sa mukha mo, hindi sa'yo. Balik mo yan. Ngayon daw. Ano yan, ano? May, ano, contract? Contract? Balik na mukha mo na contract, ayo. Round 3, game! Oh, seryoso na. Pag-usapan naman natin yung sinabi mo kay K-Ram na talaga namang nakakabwisit. May event daw sa Bigo na hindi natuloy kasi yung K-Ram nang hingi ng TF. Alam mo ba na bilang artist, karapatan natin mag-demand ng bayad? Di mo ba yung naisip? Ikaw nga, may TF ka na rito, puta, nagbenta ka pa ng ticket? Ano gusto mo? Mag-perform kami ng walang bayad at sa puso namin, taos? Hindi na namin kailangan ng pera, puta, kupal ka ba, boss? Kaya kami kumakayod kasi marami kaming bills. Ikaw karapatan mong di bayaran kasi wala ka namang skills. Bilang rapper, wala kang kanta. Sa battle ka lang patok. Pag kinuha ka sa event, anong gagawin mo? Kakain ka ng buhay na manok? Dito nga sa battle, wala kang tira. Goods ka lang kasi pangit. Walang karisma, baduy mag-joke. Sa madaling salita, wala kang talent. Tapos ang kapal na mukha mo na magyabang, lahat ng battle ko, million views. Ang ganda ng ginagawa rito ni Jonas, ano, very risky to, pero parang hinuhusgaan niya na si Nikki dito na wala ka talaga. Sa perception niya, wala ka talagang bilang. You know, meron namang skill si Nikki, pero ginagamitan ko na ito ng pagsuot sa sariling sapatos ni Jonas. Kung paano niya talaga inaatake si Nikki personal. Views! Yan ang inangas niya kay Ponger. Eh dahil lang naman sa battle niyo ni Sinyo, hindi ka maaget over. Pinagmamalaki mo pa, eh dapat nga mahiya ka, brother. Ikaw lang ang kilala kong Batman na binadibag ng Joker. O, nung laban nila ni Sinyo, nag-costume siya ng Batman. Kasi siya daw ay paniki na kampo ng kadiliman. Pero saktong ang paniki ang napili mong galawan. Kasi mahina ka kapag sikat na yung kalaban. Paano ko nasabi? Nasa flip-top yung katibayan. Na yung si Sinyo na nagpasikat, di mo kami napakitaan. Kaya magpasalamat ka doon kay Kagasan, yung karir mo nagkabuhay. Anong Batman? Baka vampire, sa sipsipan ka lang mahusay. Masakit tong sinasabi ko pero kailangan mong magising. Pag pinabayaan kitang nakatanga, baka maiwan kang nakalibing. Patagal ng patagal, marami ng pagaling ng pagaling. Huwag mo nang hintayin dumating yung araw na di ka na rin mapansin. Kasi alam ko, Nikki, meron kang galing. Natatakot ka lang, tol. Ba't di mo subukan ilabas yung talento mo sa karakol? Anong akala mo, concern ako sa'yo? Pakyo ka, Nikki. Hindi ako si Kuya Sak Maestrong papayuhan ka sa round 3. Diyan sa buhay mong walang kwenta, tol, wala akong pakialam. Kung gusto mo maging paniki, maging kabayo, o maging super kalan. Yung makalaban kita rito, okay na ako. Yung panalo, bonus na lang.
Tapos ma-spit ko yung rounds na pinaghandaan ko 2 linggo lang. Yung makapag-perform sa harap ng Dabawenyo, sobrang sarap sa pakiramdam. Malaking blessings na sa akin na yung mukha ko di ganyan. Game. Ngayong round 3 na, huwag sana kayong mabibigla kung isang malaking revelasyon ang mangyayari ngayon dito sa gitna. Kaya, handa na ba kayo? Ready na? Game! Erlan, pasok! Bago ko simulan yung bala ko, can't you see? Lagyan mo ng subtitle para malaman nila. Boss, may boss! May gusto lang ko sabihin. Na Bibi mo rin ako, Daddy Gasol. Ako si Bibi Bisin. At kasinsya na. Kung ano ito ang aking itsura, huwag kayo magparanoid. Nagmukha lang ako sa daddy ko, na mukha mong kuloy. At Mosby, maaarikano sana ako na iyo. Matagal ka itong inipon. Joke lang nga, tag-hirap ako ngayon. At Boss Nicky, tangina mo! Masala ko, buhay ko, wala kong problema. Binigyan mo ko ng bara dito. Ito naman kalaban mo, si Jonas ng TES. Puta, what a waste! Ilalay ka na sa garbage. At natapit sa garbage. Garbage waste! Wala ka talang higit sa akin. Okay sana ako eh. Pero bigla mo akong bigyan ng break. Sana may diib ka rin sa akin. Palamakan natin sa ilang beses. Mamaya rin yung TF board. Si Boss Mina na bahala. Yo, gang! Yes! Tinawag mo akong pangit! Malaki bunganga! Kabayo! Lahat yan, inipon ko! Binihisan ang sarili. Nagpagluta, nagpabrace. Nas laki na nang nagastos ko. At ang sakit lang sa pakiramdam na ginawa ko na lahat. Kaso ganun pa din itsura ko. Kaya ama namin na sa langit, aming Diyos, kayo na po bahala, Panginoon ko. At nagdasal ako, Boss Bibos, kasi ubos na ipon ko. At sa laban nila ni Range, may rugby tong dala-dala na nakalagay sa cellophane, patunay na supot ka pa. Walang magandang na idudulot ang pagra-rugby. Tandaan mo to. Kung meron man yun ay nababawasan taba ng mga pulis na naghahabol sa'yo. Kasi nung pinapili siya diploma o diskarte, yung pinili niya mag-rugby. Yung classroom niya dati overpass. Itong Jonas, ibang klase. Walang pake sa kinabukasan, pamilya o kahit sino. Palibhasa yung kahirapan pwede niyang isisi sa gobyerno, tarantado. Kaya lumaki itong bobo, kupal, buraot at swail. Nung minsang nagkatulo si Poison Kakajakol, pinasingot niya ng Volcasil. Volcasil gamot sa tulo. Lakas ng trip mo gago ka. Kakaragbi mo tanghaling tapat, pati yung utak mo nauga. At pag-usapan naman natin yung pustiso mo. Na biglang nagre-react. Na pag tinira mo sa battle, puta kusang nagre-rebat. Sa pustiso niyang may buhay,
Si Jonas sobrang swerte. Pagpagod siya, yung pustiso niya na uutusan niyang mamalengke. At sa battle niyo ni Lip, Tangina, may umubo eh. Di ko alam, may reaction yun, no? At sa battle niyo ni Lip, sobrang kupal ang kulit. Nagtatalo yung dalawang bungal kung sino ang may pustisong madikit. Hiyang-hiya yung dentista nyo sa naisip yung nag-imik nung napanood yung battle hanggang ngayon, di pa bumabalik ng clinic. At resulta ng laban nyo 5-0. Itong Jonas binadibag. Pinaulanan ng multibars at jokes tong Jonas di nakasalag. At imbis na pumalag, naglapag na lang ng pick ng tae ni Lipto. Sabay spit ng tae niya na script nax. Kadiri ng shit mo. At eto pa naisip ko, yung tae niya bit-bit mo. Mula sa bahay papuntang venue, puta, ang baho ng trip mo. At sa pagbalandra mo ng tae niya, yung anxiety ni Lip Cram, mas lumala pag gago ka. Kasi di niya lubos maisip na sarili niyang kaibigan ang maglalabas ng baho niya. Kaya dapat ka nang magbigti. Di na dapat magkatiwalaan ngayong ikaw ay nasa kote. Para lang sa salapi, dinaydor pati sarili niyang kaibigan, Mr. Jonas Iscariote. Sa tingin ko nakuha na yun ni Jonas, guys. Obvious naman yun, guys. Mas maganda yung mga materials na ginamit ni Jonas kay Nikki. I mean, siguro... almost pareha sila ni Nikki ng caliber eh. Kaya lang, pinakita lang talaga sa experience. Mas maraming naiisip na angulo si Jonas at jokes na mas effective. So, ganun pa man guys, panalo tayo doon. Ganun pa man, let's get to it. Tingnan natin kung sino panalo. At kung guys, kung di pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo guys. Pangil sa pangil, Davao City, ang mananalo dito ay magkakamit ng 30,000 pesos bonus ang boto ng mga hurado. 5-0, panalo si Jonas! Yun, maraming salamat nga pala kay Mrs. Ang galing mo magsulat. Buti nakabisado ko sulat mo. Obvious naman yun guys. At saka magaling naman talaga si Nikki siguro na busy lang siguro sa buhay. Ano kasi nakikita mo talaga pag pinaghandaan talaga nila at excited sila. Minsan na mahaba yung oras nila, punong-puno at siksik. Siguro na busy lang si Nikki kasi napanood ko na siyang lumaban. Ganun pa man kung nagustuhan nyo yun guys, bigyan natin to ng 10 even though hindi ganun ka, marami silang, wala tayong masyado nakuha ng pwede natin ipaliwanag kasi direktang jokes lang naman siya at sa jokes, wala tayong masyado masasabi. Ganun pa man, kung nagustuhan nyo, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, i-like, i-share yung video na rin. At galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay nyo, sa pamilya, makaibigan nyo, mga tao, nakapaligid sa inyo. At higit sa lahat, mag-salik kayo palagi. Plan motive nga pala ng Google Pro, ingat kayo natin. Peace out.